Papasok tayo ngayon sa Alegria Residences. So, andito tayo sa kanilang main road. And this is their entrance gate. Dito sa side nito is dito ilagay yung kanilang commercial. Supermarkets, boutiques. Then dito sa side nito, kabilang side naman, is andyan naman yung simbahan. Then transport hub. Okay, so entrance gate nila is ganito. I get this feeling, I wanna run away. Hit the highway and never look back. I wanna watch you fade. Sa clubhouse, para malaman din ng mga buyers natin dito sa Alegria kung ano na nga ba yung nangyari dito. Ilan na ba yung mga nakatira? Marami na ba yung mga nakatira? Ayan. So sa kanilang main road, no? This is 16 meters wide. Ito ang main road nila. So main road ka lang, sobrang lapad na. Tapos may mga puno pa dyan sa gilid. Alright. Then kanan tayo sa may kanto. Dito kasi is meron ditong Apria model unit na 4 bedrooms and 3 toilet and bath. That's one. And that's around 8 million pesos. Yan. Yan yung mga sample na kaya sa houses na pwede natin mapasok. And of course, yung gawa na itong bahay ay talagang purong buhos yan. Ito may nakalipat na. So that's 8 million pesos. Move tayo. Ito, meron din nakalipat na isa. Marami na siyang mga bahay na gawa. Let's move pa. Okay, so dito sa patapos, dito tayo papasok siguro. Ayun, meron doon patapos na. Yan, marami ng mga patapos pala. Pwede nang pasukin. Dito sa kabila. Okay. I think this one is almost finished. And the other one, eto. Okay, so ang lot area ay 133 square meters magmula dito hanggang doon. So nasa mga 10 to 12 meters yung frontage niyan. So, ito yung kanyang parking lot. Tapos ito yung space for landscape area. Then meron din dito yung space para sa inyong garden or dirty kitchen. Ito, hati kayo dito. Hanggang doon naman yan. So nasa mga 2 meters to 3 meters yung setback magmula sa wall hanggang dito sa ating vacant lot. Yan. Tapos, pasok tayo sa loob. Ang turnover is ganyan na, no? Wanna watch it fade away in the rearview mirror. Won't get lost cause I've been really off track. Lately been running, but I've not been going anywhere. So, sa loob ng bahay is ganyan. Ah, hindi pa siya tapos. Siguro di pa tayo sa iba. Try natin dito. So this house has 4 bedrooms again. Tapos isang parking lot. In fact, 2 car garage pwede. Ayan. So sa tiles nila, 60 by 60 na ceramic tiles. You have sliding window. Ayan. Tapos merong kasamang screen. Ganun din dito. Ayan siya. Ayan. Tapos meron tayo dito ang lanay. Papunta sa ating dirty kitchen area. And laundry area. So kung
sasakyan ninyo ay nasa mga tatlo, kasyang-kasya kung doon kayo magsimula. Hanggang dito, ayan, sobrang haba po niyan. Okay? Tapos ito yung dining area at living area, laki. Medyo malaki siya. Ito yung bedroom number 1. Wow, laki din. Bedroom number 1, meron siyang sariling bintana. At ang bintana niya ay sobrang isandi pa yan. Nandito ang inyong kitchen area. So sa kitchen area, oh, di ba? Laki. So may sink doon, may sink pa dito. Tapos doon yung ref. Tsaka yung inyong siguro dito. Dito mo na ilagay yung inyong gas range. Then, meron din siyang pintuan papunta sa inyong dirty kitchen ulit. Oh, ayan, or laundry area. Ganda na ito. Tapos, meron siyang laundry area talaga dito sa kabilang side. Ito siya. Yun yung laundry area natin. Kailan lang ang pahala magbubong yan? Basta pag turnover niya sa inyo, is open. Alright, so akit tayo sa taas. Yung CR, PPR. PPR yung pipe. Ayan siya, no? Nasa ilalim siya ng hangganan. Nasa ilalim ng hangganan. Tapos PPR yung mga pipes nila. Ayan, no? So, ano yan? Heat resistant na mga water pipes. Then, this is their steps or yung stairs going up. Then, nakabuho siya. Walang kahoy. Walang kahoy. Tama. Tiles na yun lahat. So, walang inaanay. Alright. So, yung ano natin, yung ceiling natin ay plain lang yan. Tapos, white yung taas. Then, enough white naman yung mga walls natin. Maganda. Kahit, mabilis lang siyang ayusan kasi off-white lang. Then, ito na yung ating second floor. Oh, dito, ang laki ng ating hallway. Then, this is their toilet number 1. Number 2, nasa... Nandito po po, yung number 3. Yan, tatlong toilet and bath kasi ito. Ito sa master's bedroom. Tapos ito po yung CR. Alright, so this is the master's bedroom. Guys, yung master's bedroom nila, ang laki. Ang lapad ng niya, oh, buhos niya. Ba ito? Okay. Malalapad yung buhos niya. Okay, dito. Tsaka ano, sobrang laki ng kanyang mga bintana. Sobrang laki ng bintana. At malalaki talaga yung kwarto nila. Ito yung pala yung kanilang toilet and bath. O, di ba? Yung tiles nila, magmula sa baba hanggang taas yan. Floor to ceiling yung kanilang tiles. At, bongga. Ang laki. Grabe. Then, yung kanilang bedroom number 3. Wow! Ala, ang laki. Wow, ha? Ang laki master's bedroom. Ang master's bedroom. Grabe. Ayan. So, plain lang din yung kanilang ceiling. White. Tapos, off-white lang din yung paint nila dito sa mga kwarto. Wow, grabe. Check natin kung hardiflex ba yung wall? Ayun, hindi hardiflex. Oh, ayan, oh. Hindi hardiflex yan. Tapos, ito naman yung kanilang bedroom number 4. Ayan, dalawa yung kwarto dito. I think mas malaki to, no? Kumpara, mas malaki to. Kumpara dito. Pero ito pang master's bedroom din ang size nito sa ibang developer. Sobrang laki niya. Then, ang dami niyang saksakan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat ang saksakan. At ang dami. Isa, apat nga talaga. Sa isang kwarto, apat. Dito din, apat din yung saksakan. Alright. So, this is our Apria model unit. Ganyan po siya. Yan, perfect. Ang laki, ganda. Okay.